Sino ba yung in-interview na yon? Team Spirit yata yung in-interview na yon eh. Meron naman silang soccer. Naglaro sila doon ng mga Dota players. Hindi ko may, ano kasi di ko kasi alam ko meron ba siyang English subtitle, pero kasi hindi ko maintindihan yun. Basta mga Dota players sila na wala lang may nag-arrange sports lang sa kanila ng soccer. Parang so, yung ginagawa natin, si ano pala, basketball, ganun, di ba? Si Diracchio, ayan, si Diracchio and his teammate. So, okay, naglaro sila ng soccer. Hindi outside naman Dota, daw, no? Oh, magaling si Diracchio, pero nakascore naman daw siya ng onting points. yung tipong pang pwede na. Pang pwede na. At no? Least, di ba, tumatayo sila para maglaro ng physical activities. Oh. Kaya tayo, compared lang dito sa Dota. Galaw-galaw din. Yun nga eh. May iba din ako nababasa sa Reddit, yung Team Spirit, nababasa, nakikita nila na nagpupunta daw sa gym. Pero may isa ako nabasa doon na basher, sabi, bakit daw parang ang ginagawa lang daw ng Team Spirit, takbo-takbo lang daw sa treadmill. Sabi naman ng iba, ay at least may exercise. Yung iba nga wala eh. Oh. Yung iba nga wala talaga eh. So i-appreciate natin na tumatayo sila para magkaroon ng mga physical exercise. Mahirap yung couch potato magdamag. Diba? Yari talaga. Pero eto, tignan natin kung ano ba yung in-exercise ng Team Liquid at ng Shopify Rebellion. So dito naman tayo sa may support. Okay. Undying is one of the supports na sobrang husay din talaga. Nakita natin nung Dream League overused. Nung Dream League Season 20, sino yung mga supports na effective talaga. That's Undying, Tekis, and then Enchantress. Pero ngayon, ayan ang lumabas dito. Nandito for Team Liquid is the Undying. Na alam naman natin, Tekis sobrang bosset for, yes, sobrang bosset sa mga wombo combo na pwedeng i-provide ng enemy team. Yung duel mo, pwede ka mamayang i-grab an ally kapag may Aghanim shard na siya. Sobrang annoying dito ng Undying. So, ito yung hero na hindi mo alam paano mo din susolusyonan kasi it's a position 5. Yes. Gusto mo bang bigyan tumamaya ng mga big skills? Gusto mo ba tumamayang ilaso, Mortimer's Kisses? Ganun siya ka-annoying eh. Kasi ang kumunat niya, strength hero, may pangnakaw pa ng additional strength. So, ang hirap i-focus down ng hero na to. But the good thing is, there's the snapfire ng Shopify Rebellion. Once na nag-transition na, etong si Abed sa physical damage, and then once he reaches that level 20, and then nagkaroon ng Lil Shredder, uses the physical attack damage, doon na talaga mangangaray etong tombstone. Or doon na natin pinaka hindi mararamdaman yung tombstone ni Undying. Plus, on top of that, universal hero na kasi etong si Snapfire. Yes. And yung laning niya, let's expect na magiging okay to, unlike yung mga naunang Snapfire mid laners, di ba? So this could be a stable hero for the Shopify Rebellion. So ayan, meron lang tayong pause and mabalik lang tayo dun sa may bottom lane, ano? Ang maganda pa niyan for Shopify Rebellion, Enigma and Tekis yung magkasama sa lane. So parehas range. Parehas may hirapan dito ngayon si Undying kung paano niya arasan ng decay. Diba? And yung kanyang carry, mag-focus solely sa farm. And gusto ko lang debatiin yung mga tropa natin, Jade. So, Facebook, YouTube, and Twitch. Meron lang kasi ako nabasa dito, pasensya na. Sabi nila, nasan daw sila, Juice? Guys, konting hintay lang po kung hindi pa naka-live yung mga tropa natin dun sa may kabila. Kasi meron lang ding inaayos. Alam nyo naman, mga first day jitters. So, konting pang-intindi na lang din, guys. Ayan. Silip-silip na lang muna kayo dito sa stream, B. O kaya para sa mga tropa natin, live din po tayo dun sa Bisdak Nation. Uy, so, kung may mga Bisaya dyan na gusto ng Bisaya broadcast, pwede nyo i-check yung Bisdak Nation. Also, help us by sharing the stream. Maraming salamat, mga tropa. Back to the game tayo. Let's check kung ano bang kaganapan taas, on the laning may phase. Nagaganap nga, Ate Modayan. Arthur Rito. Na ipagbalagbagan dun sa dalawa. Minamama niya na lang. Well, yun yung kakayahan nung carry niya at the moment, di ba? And for Shopify Rebellion din naman dito, ang nakikita kong win condition nila is kapag nagiging maganda naman yung lane nila on the offlane side. So for RTZ, tingin ko kung nadedehado man siya dito sa may taas, which is hindi naman din, it's okay. As long as Saberlight is surviving or at least dominating yung lane niya dun sa
may baba. Kasi yun yung win condition nila. Kung titignan nyo yung mga previous games din ng Shopify Rebellion during the Dream League Season 20, lahat ng talo nila is kapag hindi okay yung laning phase ni Saberlight. Yeah. Kapag hindi niya nakukuha yung timings ng mga hero niya. Kasi ang paboritong hero ni Saberlight, ganyan, mga playmakers. Oh. Diba? Beastmaster, Magnus. Kasi yung mga may ingay eh. Yung mga mambabaliktad ng laban. Tulad nitong Enigma. So, imagine nyo na lang kapag walang dagger si Enigma mamaya, wala siyang BKB. Wala siyang impact nun. Diba? Wala talaga magiging silbe. Ganyan ang hilig niyang hero. So, wala tayong choice kung hindi abangan kung ano ba yung magiging laning phase. Kung ano ba yung kwento niya during the laning phase, which is looking at his laning phase, okay naman. Oks, salamat oks, naman, Saberlight. And kailangan lang nilang ma-keep up yan. Kasi minsan, kahit maganda lane ni Saberlight, there are tendencies na nag-choke sila. Nako. Diba? Oo. Madalas natin nakita yan sa Dream League Season 20. Pero teka lang, sa may top lane si Fly, mukhang palili pa rin dito ngayon itong team, Liquid Zai. With the first blood, RTZ will be able to TP out and that first blood, mga kaibigan. Ooh. Brought us by Rivalry, the official sportsbook partner of the Bali Major. Ayan. Okay. Grabe, sobrang bilis din ng reaction doon ng Shopify Rebellion, ha? Mas gugustuhin talaga ng Shopify Rebellion na kahit na nakuhanan sila ng first blood on the top lane, as long as on the bottom lane, yung carry ng Team Liquid is dead. Yeah. Yun ang pinaka nagmamatter for Shopify Rebellion. Grabe, sobrang bilis ng reaction time nila dun, ha? Nag-green gate si Undying, nakita nila, parang lumalakad pa lang si Undying na wala, ginogo na nila si Medusa. Oh. Sobrang bilis ng reaction time doon ng Shopify Rebellion. That's why, tingin ko lesson learned yun for Insania. Kasi yung aggro ng Crips kanina, nung umalis siya on the bottom lane, is naka-tower hug lang si Medusa. Tama. Pero namatay si Medusa kahit na naka-tower hug siya. So, tingin ko lesson learned, bukang mamaya niya na ulit iiwan dito itong si Mikey. Lalo na't yung hero dito ni Mikey is a Medusa na hindi naman pwedeng sumama sa mga early pick-offs like an Ursa. Yeah. And again, mga kaibigan, for Shopify Rebellion, good recognition lang din. At least nakakuha sila ng trade-off. Though Insania could be punished and wala, SR, they will try to do the same thing the Team Liquid had done earlier. Ito naman si Mikey, kanilang pinagbabalakan, flame break, missed. But then again, TP's coming through. Fly, mukhang nalilipad sa kanyang kamatayan, mga kaibigan. Bagal, nakatakbo naman. Nakawala dito nga sa tropang Team Liquid. Good thing, was able to solve up and no casualties at the moment. Oo. At saan punta nito ni Boxy? Hahulin ba siya o gagawa ng Himala? Aabot ba siya? Kasi 7 minutes na eh. Mauuna si Crit. Yun na nga. Usually, ang takbo kasi ni Boxy palagi, 6:50 pa lang, pumipuesto na eh. Pero dahil nga nakita nila si Fly, no, na nanggugulo sa baba, ay, papatay! Ay, papatay pa! Ayos to! Okay. Ano, wala pala eh. Wala palang wisdom. Ay! Micro! Free kill na lang. Teka lang, naglalaro sa punuan. Wait! Blast off! Uy, wala pa. Si Kuya Boxy, siya pa ang mamamatay. Yun lang. Hindi naging sapat yung 8 na stick charges. Kapos. Eto si Boxy. Kapos talaga. Sakto night time pa. Perfect para makapang micro etong si Crit on the bottom lane. Bilis din ng reaction time ni Fly. Diba? Parang yun yung pinaka na-appreciate ko so far for Shopify Rebellion. Yung reaction time nila. Oh. Kahit na may makukuha sa kanila, diba, meron silang maibabalik na much better. And eto, yung nangyayari sa carries natin. Medusa! Oh, wait! Anong mapapanis ka gamitin kagad Black Hole for Zai? But he's alive! A bit late mula dito ngayon sa tulong ng Shopify Rebellion. Blast off stopping Zai's escape. And that's gonna be the death of him. Abed though will be falling down. It was a good trade for the side of Team Liquid. Ooh, Nisha gets a double. Good play from Nisha and Insania. Sobrang tagal kasing pumatay din ang Shopify Rebellion on the top lane eh, no? Kakaibang strength din kasi ang meron yung Visage doon. And magda-dive na siya eh. Kaya rin naman siya nagda-dive dito sa may top lane. Alam niyang he is too tanky. Kung mamamatay man siya, gagamitin siya ng mga massive skills ng Shopify Rebellion. And Zai, right after dying on the top lane, may plano agad. Teka, si Kuya Mukapit, pakay na naman. And Nisha is on fire. Literal, kita nyo naman nagliliyab na dito ngayon yung mga mata nitong Team Liquid as they found another kill. They found Fly as well. Sila dalawa na naman. Nisha, ano na?
Napakahusay naman, guys. Mayroon pa yatang tore na makukuha. Di ko lang nakikita. Hindi natin makikita. Check na wala natin. Okay, bottom lane pala yung nakuhang tower dito ni Saberlight. Yeah. So, meron naman silang bawi. Etong mid lane can still be defended if gugustuhin ng Shopify Rebellion. Kasama ang palad lang is hindi pa available yung Mortimer's Kisses. Oh. Yun kasi nakikita kong pwede nilang pang D-push. The Mortimer's Kisses plus the threat na meron kayong Enigma or yung meron kayong Black Hole. Pero wala na, pagsabay din gamitin ng Shopify Rebellion kanina. So, tiis pogi sila ngayon. Kalmado muna ang Alan for Shopify. Pero take note, 641 nakuha na dito ngayon itong si Visage, yung Solar Crest, which is a good boost para sa kanilang team. Maaari nating makita na laban lang ng laban ng Team Liquid katulad nito sa may itaas. They will try to punish Morphling. Silence will be there but it's not enough. At kapos yung damage nila to burst that Morph. Solar Crest, pwede na nga silang tumambay dito sa may top lane to push the tier 1 top tower ng Shopify Rebellion. Kasi napaalis na si Mickey on the bottom lane eh. Wala na yung carry nila dun sa may lane creep. So kailangan din gawin ng Team Liquid yung nangyari sa carry nila. Dun sa carry naman din ng kalaban. Kailangan mapaalis mo si Arthur dito sa may top lane. Ma-force siya na mag-jungle para hindi magiging sobrang yaman ng Morphling. Kasi yung Morphling, nakikita din natin sa ngayon, parang kasama na siya sa mga heroes na hindi na rin kinakailangan ng late game bago mag-online. Nag-online na ng maaga itong Morphling. Tinatry nang sumama sa teamfight as long as may magagaya siya, may Falcon Blade siya, or at least may Yasha siya before going into the teamfight for that extra attack speed. So, sa ngayon, napaalis naman na si Arthur doon sa may taas and mapaforce tuloy yung Shopify Rebellion to create some noise on the other side of the map. Maganda yung lane ni Enigma. Pero yung lane ni Abed, pati ni RTZ, medyo nangungulilat. Mm-hmm. Kailangan nilang bumangon and it will take a lot of time, a lot of space para makahinga yung isang Morphling, even itong si Snapfire. Masyado rin kasing focused yung mga supports ng Shopify Rebellion on the side lanes eh. Yes. Not knowing na kailangan din nilang alalayan si Abed on the middle lane. Kasi they can kill the Ember Spirit way before sa Remnant, makuha pa ni Nisha dito yung Remnant niya. Oh. Pero wala eh. Wait. Naunahan sila eh. Pero wait, ito yata. Another black hole mula dito timing. Ngayon kay Saberlight. Nice timing. Crit. The kill towards Nisha. Boxy, magiging target noon nga pong Mortimer's Kisses. But nothing to hold him down, nothing to kill this gastos boy. Gastos na, ha? Medyo nagagastosan ako dun sa may attempt na yun ng Shopify Rebellion. Kasi kanina pa natin nakikita na every time wala yung two big ultimates na yun ng Shopify Rebellion, Liquid ang rumaratsyada sa may game. Liquid ang patuloy na nagmamatapang ngayon. May Mystic Flare pa si Boxy. Hindi talaga malabo na makakapag-set sila dito ng another kill kapag kabuhay ni Nisha. Pero, ang ganda ng lane ni Nisha eh. So siya talaga yung magiging tempo maker for the team. Kaya naman yung SR, bigay na bigay. Wala na sila eh. Kumbaga, sige, kill na natin to. Kahit ano, ibibigay natin. Tagal nga lang. Ayun, no? Alos 2 minuto dun sa may black hole. Ngayon pala nagka-ulti si Fly. Mamamatay pata. Rider. Okay. Mystic Flare given. Wala naman napatay within the duration. Uy, kahit wala silang black hole, papalag pa rin. That's gonna be the tombstone drop. And yun nga pong si Saberlight ang naatasan para basagin yung blast off to stop this Insania. But he's insane. He will still try to at least sustain itong si Medusa. Patay si Insania. Pero si Saberlight magiging sagot. Pati dito ngayon si Crit sumama na dyan. And Abed will try to escape. Atos drop for Ember Spirit. But then again, these two cores, they won't stop. They will finish off etong si Abed for a double kill onto Nisha. Laging nakakahanap ng paraan yung Team Liquid para mas maging better yung team fight para sa kanila. Nawala na sila ng dalawa but yung confidence nila nag-uumapaw pa din. And dahil yun, makunat-kunat yung akong yan eh. Nila etong si Fly na sobrang baba na nga ng HP. Diba? Si Fly ang first target ng Team Liquid and alam nila na with the HP ni Fly, kung sakaling babalik man siya on the team fight, magiging food trip lang din siya ng Ember Spirit. And eto yung point na tatry mo ang lahat ng pwede mong gawin para hindi umaman si Nisha. Kasi yan yung gusto ng mga
spirit heroes eh, or ng mga gumagamit nitong yes. Ember Spirit, Void Spirit, yung mabigyan sila ng early advantage. Diyos ko, nakita pa rin pala. So sana pala, nilaban na lang ni Fly. Diba? Nakuha niya yung rune. Yun na eh. Pero patay siya. Sana pala nilaban niya na dun sa may Riverside nung tumi-teamfight yung mga kampi niya. Kasi nag-alangan siya kasi one bar na nga lang yung HP niya. Oh. Eh kung mag-aalangan pala siya at mahuhuli din eh, di sana nilaban niya na kanina. Pumalag ka na lang. Sana na nga. Nalaso pa si Ember Spirit, diba? So nagamit din yung ulti niya. Another idle time for the side of Shopify Rebellion. Pero ngayon, meron namang Mortimer's Kisses. Yow. Tingnan natin if gagamitin ba to anytime soon ng Shopify Rebellion. But so far, Team Liquid, eh, may 2K na kalamangan na nakakapag-set na ng maganda-gandang start for the game number 1. Kailangan din nila to given they have this Dusa on their end. Kapag ka mas mabilis yung timing na Medusa, yung buong team nyo mas bibilis. Kasi siya lang naman yung pinakamatagal kung titignan natin dito mm-hmm. sa lineup nila. Eh, alam naman natin na itong Medusa sa ngayon, eh, magugulat na lang tayo sa itemization yan mamaya. Lalabas na lang yan with full pack abs. Good luck, Mickey. Tignan natin kung ano nga bang mangyayari for this Medusa. And looking at the lineup din ng Shopify Rebellion, sinong potential na uubos ng mana dito ni Medusa? Ang mga kinakaayawan kasi talaga ng Medusa, eh, bukod sa mga kaya siyang i-burst, like yung mga heroes like Lina, ang mga ayaw niya is yung nagagawan siya ng ilusyon. Diba? Darkseer, Shadow Demon. Pero yung lineup ng Shopify Rebellion, isa pa doon, diba, yung uubos ang mana niya. But sinong gagawa nun for Shopify Rebellion? Ang pinakagagawa lang nun would be si Morphling. The burst lang. Burst lang ang nakikita natin. Then, kailangan yung ibigay on this Medusa, yung mga Black Hole, Mortimer's Kisses. Pero, no choice ka talaga. Wait lang, Dayan. May palagan. That's gonna be Mystic Flare drop for Fly. Pero maas na unang namatay si Boxy, Ember Spirit with the Remnant out. Makakasibat naman siya dyan. Pero with two guns aside ng Team Liquid, I'd say for SR, it's a good thing na walang bawi sa kanila. Yes. Hirap din kasi dito sa may top lane na mag-provide ng information yung Team Liquid. Eh. Sinusulit nila as much as possible yung mga areas na alam nilang lamang sila. Eh, eto, kakaplant lang ng observer ward nila dito sa may taas. So, very limited pa yung napoprovide the information way before na mawalan sila ng support. Yan. Pero Mickey, ayan, meron na silang ward. Alam na nilang somehow safe si Mickey dito. So, tatry nilang i-dominate itong top lane and tatry ding awitan yung Aegis. Yo, and BKB now available for this Enigma. This could be the timing of SR or Shopify Rebellion. Mm-hmm. Pero mga kaibigan, kung nawala po yung live sa kabila, tambay muna po kayo dito. Wala po din kasi kaming magagawa ngayon. Caster lang po kami na din. Nasa kabilang stream po yun and abangan nyo na lang na mag-re-live. Pero Fly will fall. True. Nagagalit pa sila hindi daw tayo nagbabasa ng comments. Ay. Guys, palagi nyo pong itatak sa isip nyo na habang nagsasalita po kami dito, may mga production team po kami na nag-aasikaso na niyan. So kami, tatry namin best namin na mahatiran pa rin kayo ng game paglipat nyo dito, di ba? Sure. Na meron pa rin kayong information na makuha. So, sulitin na lang natin yon. Trabaho namin is to cast the game. Trabaho ng prod na asikasuhin yon. Grabe kayo, kailangan nyo pa ng assurance, ha? At least! Kailangan pa sasabihin namin lagi. Pero tandaan nyo yun, guys. Okay. Sila na ang bahala niyan sa likod ng camera. Thank you po. Okay lang. Pero balik sa bakbakan. Papalag pa din Mortimer's case nila pag na. Mga kaibigan, si Mickey, pinofocus dito ni Abed. Pero Abed, napuntahan na sa Miley Coran. Nalapagan pa dito ng mga gargoyle nitong si Visage. That's gonna be Abed falling down. Minus one yung Shopify Rebellion. Pero Morphling will still push through. Slide of his searing chains for the backside. Dito naman po ngayon BKB ni Saberlight. Magagamit ba yung Black Hole? Di na naikasada. That's gonna be Mystic Flare. That's gonna be the blast off. It's too late. It's too much for SR to handle. And Morphling will have nothing to do but to escape. Kailangan niyang manakbo, pero hahabol pa ba ang Team Liquid? Nope, they've got nothing para pambato at panglock sa isang Morphling. Pero yun nga pong Shopify Rebellion. Oh, let's muna doon sa class na yun. Si Saberlight, hinihintay ko na pumasok eh. Yeah. Kaso sa ngayon kasi hindi pa siya nag-purchase ng kanyang dagger. More on lifesteal, more on teamfight items pa or aura items pa. Yeah. Yung binibili dito ni Saberlight. So,
kung tatalon, ang hahanapin natin for Shopify Rebellion, sino? Kaya the moment na naghahabol na, eto side ng Team Liquid towards Abed, walang magawa yung apat kung hindi tumingin lang. Ano? Kasi wala silang dagger at this point eh. Pero buhay pa to eh, so, di ba? Sobrang tagal nilang mapatay yung Ember. Nabuhay pa at the end of the day. And hindi kasi nila nadarag eh. To the point na pagkalaso, nasiring chain silang dalawa. So hindi makagalaw yung Batrider. And ito yung ating replay. Wala ring taga-pronta eh itong side ng Shopify Rebellion eh. Wala. Kahit na wala kasi silang vision dito, as long as merong isa na pwedeng tumalon to provide information for the team that can do the job for Shopify Rebellion. Pero wala eh. Lahat sila nag-aabang sa may gilid, naghihintay na tumalon yung Team Liquid. Eh, hindi naman tayo sure na pagtalon ng Ember Spirit, mapapatay na Shopify tulad ng nangyari on the middle lane, di ba? Yep. Wala tayong ganong assurance. So, tingin ko waiting game muna ulit tayo for Shopify Rebellion. Nagulat lang. Ayan na. Patay muna dito ngayon itong si Crit. Huli na naman. Iiwan na yan ni Enigma. Crit tries oy, hindi to escape. Pa. Baka black hole pa. Nakatakas, nakatakas naman. Hindi na kailangan. Kala ko, babalikan pa ni Saber Light eh. Pero apat na minuto pa para dun sa may ages dito ni Mikey. Napakatagal man yan. Longest 4 minutes ng Shopify Rebellion yan. Pero tiis muna sa may Gedli and konting pakunat pa. Kasi yun yung kailangan dito ni Abed eh. Yung damage naman para sa kanya, nandyan na rin. Meron na rin siya pang huli. There's the Atos. But kailangan niya ng taga-front. Sa team fight, kailangan niya si Saberlight na mag-set up para sa kanya. Para maging follow-up na lang yung cookie niya, yung shredder niya, scatter blast, and then the Mortimer's Kisses. Pero hindi nangyayari yun kasi pag nakita na si Abed, siya naiuunahin eh. So kailangan may ibang target muna yung Team Liquid bago maispatan itong si Abed. And Enigma is not a great hero as a target kasi kailangan niya din mag-black hole. Mm-hmm. So kailangan manggagaling din siya sa likod. Element of surprise din dapat. Pero mga kaibigan, Team Liquid's looking to end this one. They're going for the Tier 3 bottom tower. It's halfway down already, mga tropa. And Crit, walang ibang magagawa kundi magbato-bato ng sticky bomb from the sides. Tamang giyobe nga si Kuku. Oo, sakto. Dito nyo din makikita sa stream B. Ayan. Halo-halo pala si Blacklist. Okay. Pero yun nga, mga kaibigan. Setting muna dito ngayon. Oh, ganito. 21 minutes kung pubs to. Nagsasabihan na kayo, GG na natin na, to. GG na, GG na. Huwag yun na dem. Pero di ba pubs? Major naman. Major na to, mga kaibigan. Group stage kaya day 1. Kaya na nakakapagtaka eh. Kasi major na to. Tapos hina-high ground saan kayo ng 21 minutes. Diba? There's something wrong. Kapatid. Something mali wrong. Na yan, kapatid. May mali. Pero para sa side ng Team Liquid, mga kaibigan, may nangyayari na. Diba? Ayan o. Ano daw yung countdown? Ay. Pamahak silang maglaso okay. Eh. Okay. Ang galing ha. Paso? Grabe naman itong prod na ayun atin. Ayun lang. May check yung laso, pero X yung nalaso. Longkot. Mega. Ang nangyari sa bottom lane, super creeps na ang magsuspon dyan. Mukhang mahihirapan lalo mag-def. Ito Shopify Rebellion ha. Pero pagka-expire ng ages, eh, kailangan nilang gumawa ng ingay dito sa may game 1. Kasi kung hindi, tuloy-tuloy lang yung magiging progress ng Team Liquid. Paangat si Nisha, paangat lahat from the team. So, mauubos at mauubos yung outside towers ng Shopify, which is hindi nila afford na mangyari. In terms of high ground defense, kasi more on big skills din eh. More on ultimates talaga yung spammables nila pagka mag-high grounds na yung Team Liquid. So, kailangan outside the high grounds, dun ma-force ng Shopify yung team fight. Yes sir, pero oops, on the back lines they will try to snipe down itong si Boxy. Yun nga pong damage enough naman para makakuha ng isa, pero Ember Spirit, tatargetin ba? Nope, pity nope, they won't go in. Eto naman sa Saberlight mga tropa, eh hindi pa talaga siya fully equipped para manggulat. Hindi pa kayang pumronta sa ngayon, konting tiis pa, konting farm pa, RTZ. Tiis pogi ka lang dyan sa may Gedi. Aghanim Scepter, baka yan naman na ang maging solusyon. Pag ginaya niya dito itong si Medusa, no? Pwede. Yan lang nga tayo nihintay ng Shopify. Yes, which is kulang pa yata siya ng one component. So, happily farming pa si Arthur. Eh, kaso binibigla na sila. High grounds na naman eh. Binibira na yung tier 3 nila dito sa taas, mga kaibigan. Leaving tier 3 mid-tower. Shopify Rebellion, are they planning some attack here?
Babasagin lang yun yung tombstone. Pero wala, titigilan na ng Team Liquid yun nga Rakson na top lane. But Zai won't stop. Lang. Zai will just push through. Uy, wala nang Aegis, ah. Pwedeng pero, lumaban. Eto na ba yung time na kaya nang lumaban ng Shopify Rebellion? Anong item ni Morphling? Pinofarm niya pa bugs yun eh. Bugs na, bugs na. Okay. Ultimate Orb na lang. Ata ang kulang. Buti na pushback nila. Yan. Unti-unti na lang. Huwag ka lang mayayari. Ay, papatay pa. Papas lang pa si Kuya mo, Arthur. Meron daw kasi siyang haste and he can escape. That's a good kill mula kay Arthur rito. And pwede na nga niyang ma-pick up yung Ultimate Orb on his way back. Oh, daanan mo na sa secret shop. Ayan na. Ayun. Adjonyms na. Nakuha na rin. So, eto na ba yung time na magse-set up pa ng kill? Eto, Shopify. Kasi parang yung first smoke na nagamit nila nung attempt lang to position or to place a ward kanina. Mm. Diba? Nung bago pa mag-start yung rune taking. So, mukhang madami-dami na mong smoke yung Shopify na pwedeng magamit sa ngayon. So, hopefully, they will try to find a kill anytime soon. BKB. Kaya na. May dagger na din kasi si yan, Kigma. Salamat naman at nakakuha din. Kahit na wala bang BKB, as long as yan, may dagger, may surprise reveal on that black hole, yun naman yung kakailanganin ng Shopify Rebellion. Pero kita mo naman, alam ng Team Liquid na magbabalak anytime soon yung Shopify, so uunahan nila. Tama. Ganun kabilis ang pagpaplano ng Team Liquid. Ganun sila ka-ahead. Yes. And eto nga, mga kaibigan, may matatagpuan na naman si Nisha. Kaso, sino kaya yun? Sino kaya ang mahuhuli? Nagtitipi ka pa? Naku po, si Abid pa! Yatap! Si Kuya! Ayun na. Pero hindi naman malambot yung snap pa eh. Hindi naman malambot. Ito naman natin, diba? Ang tagal din nilang kinuha. Kaso nga lang, kailangan talaga may ibang magzo-zone sa heroes ng Team Liquid. Pero wala eh. Kaya ang nangyayari, halos naglalaro lang yung Team Liquid or eto Shopify Rebellion sa vision ng Team Liquid. Pero Lasso, huli ka. Oops. Eh, baliktad. Hindi dapat ganun, kapatid. Imbis na ganun. Pa ganun. Bye, ganun. Dos, two. Yun nga pong Shopify Rebellion. They need to fight. Shopify, kayo ba yan? Statue? Ay. Naging statue. Yun nga ang Shopify Rebellion. They can't make a move. Frozen sila dito sa kanilang base. Dahil magkamali na labas. Yatap talaga ang buong team. Nako. Sige. I-push mo yan. Pag kinalabit pa yan ni Zai, napakabilis na talaga ng trabaho dito ng Team Liquid. Oops. Teka lang. Si Kuya mo, RTZ. Taking some damage mula dito sa mga familiar nitong si Visage. Then again, there's gonna be blast off. Yun nga pong, okay. Mortimer's Kisses drop. Pero yung buhay nila, nagda-dropping low. Itong Team Liquid, they're just demolishing. Yun nga pong Rax. Even the heroes of Shopify Rebellion, kakabuyback lang ni Tekis. Link and Sphere available for Ember. Mega creeps. Ganun-ganun lang. Loko, tagal nating hintay dito itong Uggs ni Morphling, no? Oo. Diyos ko po, Inday. Pagka-Uggs niya, lang nangyari for Shopify. Even yung dagger ni Saberlight na tagal nating hinintay. True that. Kailangan ng Shopify Rebellion makapambigla. Pero since wala na nga yung mga rocks nila, medyo mahirap alam, na. Alam ha, parang nag-aalangan talaga sila dito bago kasi nga kanina pa sila nauunahan. Oh. Instead na i-smoke nila yung dagger reveal nila dito, even yung Aghanim Scepter, pagkabili ng point booster, walang nangyayari for Shopify Rebellion. Nauunahan sila ng nauunahan and even in terms of vision. Tama. Puro vision yan ng Team Liquid. Kontrolado ng Team Liquid yung mapa. So, kaya doon sila nalugi. Information provider, sino? Sino sa inyo? Wala. Ayun, lumalabas na lang si Tekis para magtanim ng bomba to have at least a bit of information outside their base. Pero, aside from that, wala eh. Anong level na ba dito ni Abed? Di ko napapansin. Silipin natin mamaya kung anong level na. Kailangan niya kasi talaga yung level 20.
tita. Level 15. Lintik. Hehehe. Nakalintik ka. I'm in danger. Oo. Tawa na lang muna talaga sila dito. Nakakagulat yung nangyari sa Snapfire. Kasi kung magto-throwback din tayo dun sa my Dream League Season 20, hindi ganyan yung nagiging kwento ng Snapfire. Snapfire will rush yung kanyang BOT. And then maaga siyang tutulong on their side lanes. Pero si Abed kasi namamatay sa gitna nang hindi natutulungan ng supports eh, diba? Late reaction si Crit, si Fly. Oh. Kasi nga gumugo din sila on the side lanes. Ay! Oh. Pumasok muna, nagtago. Just like that. Ikinahon si dito tropa. Ngayon si Neso ko. Pero that's gonna be a wasted Mortimer's kisses from Abed. And he doesn't have anything to do aside from that ult. Kaya naman mananakbo na lang siya dito ngayon. Morphling. Wala. Walang magawa. Yun nga po nga Shopify Rebellion dito ngayon. They're just watching Team Liquid demolish their base. Wala Dagger, BKB, no Lasso for Visage. This could be their last play. Pero mga kaibigan, okay, nice. Okay. The black hole was given, pero pinapapak lang siya dito nitong si Kuya mong Mickey. GG! Called already by Shopify Rebellion and Team Liquid. Oh, with no. That beautiful game number one. Grabe yung Team Liquid. James, pinapatunayan talaga nila kung bakit sa buong 2023 never pang nanalo yung Shopify Rebellion sa kanila. Them, at hindi lang yung panalo na 2-1, laging 2-0 ng Team Liquid. Oh, ang matchup nila ng Shopify Rebellion. Hindi ko talaga maintindihan. Ano pa nangyari kay Saberlight? Wala tayong malahimalang black hole na nakita sa kanya. Kasi sa kanya talaga magbe-base kung ano yung mangyayari para sa Shopify Rebellion this game number one. Siya yung magsiset. Mortimer's Kisses is the follow-up. Even yung Stone Gaze. Oh. Well, ang ganda naman sana ng mga pinaplano ng Shopify Rebellion is just that laging napupornada yung gusto nilang gawin. Lagi nga silang naunahan, as you've pointed out earlier. Dahil doon, tumagal yung items nila, and yun nga pong Team Liquid, wala na, nangarera na, minadali na yung game number one. Yari talaga best yung morphling nila. Arthur, hindi mo ba? Eh, balik na lang natin yan kay 23 Savage. Savage. At best hero niya nga daw yan, no? Okay. Paborito daw si Savage, kaso wala si Savage dito. Pero, sadly. Lungkot, wala lungkot sila. Na. Pero may tatlo naman tayong pwedeng umasa, no? Na, na sana ay makakuha ng DPC points. Sino-sino nga ba yun? Playoffs, no? Para sana ay meron tayong mga tatlong C. At least three. At least three C representatives. Yung Bleed, kailangan nilang mag-champion. Yung Execration naman din. Top 8? At least or top 6? Blacklist siguro champion din. Oo, kailangan. Yung Execration naman, playoffs ang kailangan nila dito. Kailangan pero makadalawa ng Blacklist. Ay, sorry, ng Exe. Pagdating sa playoffs. Yes. No? Ang pinaka nag-perform well naman sa akin para dito sa may game number one is si Nisha. Nisha no din. Other than Nisha. None other than Nisha. Ikaw ba? And same, Nisha same. Din, oh. Salamat naman. And yun, si Nisha nga po ang ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme. Trust your energy. Available na po yung Red Bull Supreme sa mga convenience stores near. Parang namamaga yung lobby niya. Yan. Trust your energy, guys. Bumili na kayo ng Red Bull Supreme sa mga convenience stores near you. Pero ano namang balita sa laban ng Execration? Versus IG. Oo. Comment nyo. Kasi guys, tingin ko talaga kung may team na maipapanalo or may region na kahit papano, papalag or talaga, may lalabanan ng Execration. That's gonna be yung China region. Yo. Kasi halos yung mga nakaka-scream talaga ng mga C-teams, guys, puro from China. Yes. Pero guys, check pero out di ko alam, talo daw yata, sabi ni Derek eh. Oh. Yun lang. Ayun. Yun lang. So guys, check out nyo na lang. Nasa kabilang stream yung Exe versus IG. And best of two po yun. Sir Jules and Jay. Sir Jules and Sir Jay. Magkakas doon. Again, this is JB together with Diane. Magbabalik.